gagalingan ba kaya ng mga batang to, ganyan, ganyan. So, ayun po. Di ba, baka parehas lang naman. Di ba, may mga ganun. Parang... This is it, finally! Mapapanood na ng ating mga kapamilya ang inyong youth-oriented series. Ang saya! Are you pressured? Do you feel pressure? Yes. Kinakabahan pala lahat. Opo, may pressure po. From the trailer nga po, Miss Bianca. Di ba guys, like, yung trailer may parang mga snippets ng mga clips from Gimmick, Gimmick, or... Tabing Ilog. So parang andun yung expectations po ng mga tao na gagalingan ba kaya ng mga batang to, ganyan, ganyan. So ayun po. Ano ba, baka parehas lang naman. Di ba may mga ganun? Parang makasame. Pero ano, huwag natin isipin yun kasi we shouldn't compare also too much. Kasi honestly, our show is pretty unique as well. As yeah. Yeah. Tsaka, kaya, ano, we did our best naman din. We poured our hearts into the project. Oo naman. And from what I know, ibang-iba kasi syempre ang kabataan ngayon may social media na. And this plays a part, I think, in the story as well. Tapos ang setting ninyo, iba din. Meron ding ang sinabing director niya parang sense of community dun sa inyong story. Curious ako kasi you mentioned Gimmick, Gimmick, and Tabing Ilog. Naabutan niyo ba yon at all? Baby, alam ko lang, may idea. Yan lang, parang nakita lang yeah. Naman na. Pero like, di namin napanood like lahat. May mga napanood lang kaming siguro ibang episodes. Pero like, not totally na nasubaybayan namin siya. Kasi siyempre, ano pa naman kami. Oo. Minsan may reruns, di ba? Ikaw, Viver, what are you gonna say? Ano po, like may ano din, yung growing up, parang sila Ate Catherine din ata yun. Yun, napanood po. Ah, oo nga, growing up na Daniel, Catherine, nung nagsisimula sila. Importante kasi yon at importante itong tag sa inyo na youth-oriented series. Kasi ako, syempre, lumaki ako na yun ang pinanood ko, diba? Gimmick, Gimmick, Tabing Ilog. And nung time na yon lagi kaming nakaka-relate sa isang character. Or meron kaming isang favorite character na parang, ay, ako yung Rovic, ako yung... Eds, parang ganyan, yun yung mga character names nila dati. So, sa inyo naman, ikwenta nyo sa akin kung sino ba si Rocky, si Jeng Jeng. At saka Will Smith, connected ba yon? Or nagkataon lang na Will at Smith? Connected po talaga. Connected, oo, connected talaga. Connected talaga. Okay, ano ang kakapitan, kumbaga, or saan pinakamakaka-relate ng mga tao sa inyo? Simulan natin sa kay Rocky. Go ahead. Wow. So, leader of the pack. Siguro makaka-relate sila. Siyempre, usually, yung pinaka mas makaka-relate feeling ko yung mga kuyas. Kasi sila yung parang, or yung mga breadwinners, kumbaga. Sila yung parang dadala sa family, padre de familia. Sa mga may responsibilidad. Matatanda na. Mas may mga responsibility. Yan yung nangyayari sa akin ngayon. So, kahit ako nakaka-relate ako sa karakter ko eh. Ayos ha. Parang ako talaga yun ha. Kayo naman Will at Smith. At bakit nga connected ang mga pangalan ninyo? Actually, hindi ko alam honestly. Pero feeling ko, parang inside joke lang siya. In a way. Yeah. Will and Smith. So, yung sa akin naman, ano, si Will, parang siya yung sergeant at arms sa barkada. Basically, I stand beside Anthony. Parang ako yung guardian angel sa group. Pero right si Will... Right hand, ganun. Oh, right hand. Pero si ano Will kasi, ano to, medyo overprotective siya in a way. It really shows din sa character. Tapos, outspoken rin siya. Gusto niya maging alpha leader, pero at the same time, parang... Softy rin siya sa inside. Parang siya, di ba, kunya, kumbaga, sergeant at arms ka, tapos guardian angel kita. Tapos parang siya guardian angel mo. Parang ganun, no? Parang ganun. Si Will kasi is the type of guy that will step through fire for his friends. Ako naman, is yung role ko dito is si Smith nga, bunso ng barkada. Mahiya. Talaga ba? Bunso ka? Si Jeng Jeng yun, hoy! Si Jeng Jeng yun! Nakin mo na yung sa akin! Tayo-paya. Parang masasabi. Oo, yung totoong buhay. Kami pala, ako yung bunso. Pero yun nga, si Smith kasi ay gustong makapag-aral, gustong makapagtapos, and umaasa
like tinutulungan ni Will kasi magkapatid kami doon. Nakaka-relate yung mga tao dito sa akin bilang bunso na yung mga gusto mag-aral, gusto makapagtapos. Mataas yung pangarap. Mataas yung pangarap. Joke lang, mataas pangarap. Hindi naman masama mag-arap eh. Joke lang. Ayun. Genius yung character mo. Genius. Siya po yung parang nagka-calculate ng mga ganito. Ganyan. Siya yung math. Alam niya po yung ilang butil yung bigas. Ganun. O, kung ilang years kailangan para sa coffee points. Ganun. Si Jeng po, ayun nga po, siya po yung bunso ng Team Wise. Siyempre, may pangarap din po siya makapagtapos ng paaral. Pero may dilemma po siyempre na since yung Laguerta nga po, parang naghihirap na, parang kailangan masustain namin yung ano namin, source of like livelihood po namin. Parang dun natutorn si Jeng if like aabutin ba niya yung dreams niya or like should she stay sa Laguerta and help their friends and parang community to save Laguerta itself. Yun, makaka-relate po yung mga tao kay Jeng in a way na they don't want to be a burden din sa family nila and yung lalo na yung mga bunso na parang gusto nila syempre makatulong sa family pero at the same time parang they have dreams din ng kanila na parang may frustration sila na hindi nila makakamit yun kasi nga kapo sila sa financial, you know, financially. So, ang pinaka-story ni Tara G, friendship ba, family? Ano yung, like, I know it tackles a lot, pero kumbaga, ano yung pinaka-main niyang arc? Tama ba yung word ko, would you say? I think, mas umiikot yung story talaga sa community nila. So, yun yung parang talagang need na isave ng team-wise. And para hindi umalis yung mga tao doon, kailangan namin gawa ng solusyon yung mga ganitong bagay. Kasi parang paubos na ng paubos. Parang nawawala na yung mga nakatira doon sa lugar namin. And mm-hmm. I think kami yung parang, alam mo yun, kami yung nag-struggle to survive, to find solutions para maligtas namin. Before yung Laguerta, parang sobrang sikat niya, parang ang dami tao. Oh. Ano siya, known to be the best coffee farms doon sa Laguerta mismo. Tapos eventually, parang everyone is moving to growing vegetables. Mm. Tapos parang, di ba ano, it's just only us remaining that are growing coffee and it's a struggle. So, yun. Parang survival story nga din po siya. Ang ganda kasi parang meron siyang, hindi na nga lang love life yung problema ng mga kabataan tulad nung dati, pero meron siyang parang sense of responsibility na may ganun na tinatahak yung inyong kwento. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.